Hello netizens, welcome back to another episode of Netizens TV Vlog. Hi netizens, this is Xavier Kevin B. Cortez, o mas kilala bilang Boss X, CEO and founder of RK Rubber Enterprise Company. Bukod sa pagiging CEO, I am a life coach and a motivational speaker. And ang pinaka-importante, I am a student of life. You were a life coach before you became a CEO? Dati ng life coach. Actually, nagsimula talaga yung journey ko sa success na talagang minsan ko nang kinwestiyon kung normal ba ako. Kasi, kasi before, nabubuli talaga ako eh. Ako yung tipo ng bata na binubuli, yung, kumbaga yung sa school, yung parang tinitingnan nila as palpak, yung ganun. So parang ang daming natatawa sa akin nung bata pa ako, nung high school, college, ganun. So, yun nga, biktima ng bullying. Tapos napa-question ako sa sarili ko kung normal pa ba ako. Baka mamaya kaya sila ganun sa akin kasi meron something sa akin na kailangan kong baguhin. So hanggang sa nag-search ako sa internet kung normal ba ako, kung normal ba yung mga ways ko. Yun, hanggang sa nakakita ako ng mga motivational speaker. Kumbaga parang doon ko una natutunan yung about sa kailangan i-develop mo yung sarili mo. Kailangan ikaw mismo yung magdadala ng kapalaran mo, ikaw yung gagawa ng kapalaran mo. So, lahat yun natutunan ko sa mga motivational speaker na nakita ko sa internet. So, since that day, sinabi ko sa sarili ko na balang araw gusto ko rin maging motivational speaker. Balang araw gusto ko rin na success story ko naman yung kinikwento. So, what did you do? Did you reach out for someone to help you to overcome it? Parang meron bang guidance ng therapist? Before you... Actually, kasi nagsimula ako, yun nga, wala pa akong pera that time. So, wala akong pambayad ng therapist. Kaya umaasa ako sa mga nakikita ko lang sa internet, which is libre naman. So, pinapanood ko sila, tapos unti-unti, ginagawa ko yung mga sinasabi nila. So, unti-unti, na yung mga, dahil na-i-a-apply ko yung mga sinasabi nila, parang na-develop ko yung sarili ko. That's why I can see now how you're handling your company. Yun, kasi ano rin eh, para sa akin, actually, nung una, nagtanim ako ng sama ng loob, dalagang tinandaan ko. Lahat ng mga tao na nag-doubt sa akin, nagsabi na wala akong mararating, wala akong mapapala sa buhay, na walang mangyayari sa buhay ko. Lahat ng yun, actually, nung una, parang kaya ako gumigising ng maaga, kaya ako late na natutulog sa gabi, kaya ganun na lang yung pagsusumikap ko. Kasi parang nandun yung drive sa akin na parang patunayan ko sa kanila na mali sila. Parang nandun yun. Kumbaga tinake ko yun as merong galit. Kumbaga may galit na kasama na parang... Revenge ng konti. Yun, parang may revenge na parang sa loob-loob ko eh parang naging siyang gasolina. Ganun, naging gasolina na parang niliyaban mo. So, ganun na lang yung hassle ko, ganun yung kagustuhan ko na maging successful. Nung una, yun, may galit ako. Pero nung nandito na ako sa ganitong kalagayan, parang actually nagpapasalamat pa ako na ginanon nila ako. Kasi dahil dun sa mga ginawa nila, sa mga sinabi nila, nag-push ako. So, Sir Xavier, you mentioned pumasok ka sa sales, real estate, and also a rubber company. So, how long yung period na yon until you finally decided na, eto, magtatayo ako ng sarili kong company? Okay, actually, mga 4 years. So, yun, 4 years din. 4 years ko rin na trinabaho. 4 years din na nung una walang result hanggang sa nagkakaroon ng result pa konti-konti. Tapos, mahirap din yung pinagdaanan ko. Actually, kung ikikwento ko yung kwento ng success ko, iba-iba kasing angulo eh. Actually, pwedeng series siya. Pero yan, dahil yan, interview tayo. So, doon tayo, proceed tayo. So, mga 4 years din na talagang kinakapa ko rin. 4 years na medyo mahirap din yung pinagdaanan ko. Kaya lang, never talaga akong sumuko. Never akong napagod na mangarap. Kasi iniisip ko na kung mapapagod akong mangarap, lalong walang mangyayari sa akin. Mas mahirap
mas nakakapagod ang maging mahirap kaysa sa mangarap, 'di ba? So at least kapag may pangarap ka, parang nagkakaroon ka ng pag-asa. Parang at least yung pangarap mo, gigisingin ka sa umaga. Nagsimula kami yung first year namin, talagang kaming dalawa lang ng wife ko. Tapos nanganak pa siya. So parang work from home. Mula pang pandemic, pero work from home na siya. Ayun, tapos sabay, ako naman yung sa labas. Saka may branches kayo, right? Apa. Hindi lang dito sa Manila. Hindi lang, sa Cebu. Yan. Yung sa Cebu namin, actually, may magandang kwento rin dyan. Kung bakit din bakit namin na-open yung branch namin sa Cebu. Kasi yung sa Cebu namin, ano yun, in-open ko yun nung pandemic mismo. Kumbaga parang dapat, nasa Boracay kasi ako nun, naiwan ako. Nagbabakasyon. Naiwan ako ng airplano. Yun na yung huling airplano na pauwi ng Manila, ng Clark. Tapos dahil nga nasa Boracay ako, hindi, walang way para makauwi ako, tumawag ako ng helicopter kung magkano pa uwi. So, ang isang helicopter, 380,000 para lang makauwi ng Manila. Before lockdown ba yan? During lockdown. Lockdown ng Manila, March 15 sa Manila, day. March 16 sa Clark na bababa, pero naiwanan pa ako. Oh, shucks. Actually, yung logistics din namin, nag-aantay na rin sa akin doon sa Clark. Kasi nga, susunduin ako. Kaya lang, wala ako sa airplane. Ayun, naiwan ako. Tapos, anong nangyari? Naghahanap ako ng makakahati ko sa 380,000. Eh, wala talaga. So, parang naisip ko, 380,000 para lang makauwi ako. Para during pandemic, nandun ako, kasama ko yung pamilya ko, kasama ko yung mga tao ko. Kailangan, 380 talaga gagastusin ko. Parang napaisip ako. Tapos biglang nag-click sa akin, kaysa 380 umuwi ako, paano kaya yung 380 na yun, i-open ko na yung office namin sa Cebu? I mean, ang bilis nung idea from... I'm just amazed, no? Kasi from a point na hindi ka makauwi, tapos biglang... Yun, kasi ang inisip ko rin nun, kahit naman makauwi ako, kung ano yung sitwasyon dito, yun pa rin yung magiging sitwasyon. Kaya lang, paano naman yung mga tao ko na mahihinto yung trabaho? Meron niyang pamilya, tuloy-tuloy nakakain yan. Eh, yun nga, pandemic. Tapos magkakaganyan pa na bawal lumabas, bawal walang papasok sa trabaho. Kaya inisip ko na kailangan makagawa ako ng paraan para kahit pa paano may project kami. Yan. Kaya yung sa Cebu naman namin, ang tagline naman nila, padayon. Meaning, yes, padayon. Meaning to move forward. So magkakaiwa din ang ano. Di ba, ano pong tagline nyo dito sa Manila? Dito sa Manila, kasi dahil main siya, so ang tagline talaga ng RK Rubber, greatness from small beginnings. So yun. Kasi kahit naman yung mga rubber products, nagsisimula yan sa small beginnings. Di ba, bago yan maging rubber products, drawing yan. So yung drawing magsisimula sa isang point, di ba? Oo. Isang point, tapos sabi, tsaka ka magdo-drawing. So hanggang lumalaki, hanggang sa maging reality na siya. Now I know, kaya ito ang awardee ng Icon ng Success with all the stories that na kwento mo sa amin, with all the bullying that turned out to be a person, a CEO like yourself, who is also supporting your team. Leader ka, kailangan gagawa ka rin ng mga leader din. Kasi itong mga leader na to, sila na lang yung magte-train ng mga tao nila. Tapos, ikaw naman, hindi mo na nakikita. Kasi dalawa lang yung mata mo eh. Bilang isang CEO, dalawa lang mata mo. Ngayon, yung culture ng company, yung mga leaders na trainin mo, yun na lang yung mag-guide dun sa mga tao na nasa baba nila. Tsaka ang pinaka-importante sa lahat, yung sistema. Congrats pala sa boss ko na si Sir Xavier Cortez at saka yung rubber queen namin na si Ma'am L.A. Francisco. Ayun, as a boss, sobrang kakaiba niya dahil yung ibang boss kasi hindi siya approachable. So, si Sir Xavier naman is approachable siya, napaka-open na tao. And okay rin sa kanya is willing siya i-consider yung idea mo na pwedeng ika-better pa ng sistema namin dito, gaya sa amin sa sales. Alright mga netizens, samahan nyo naman kami while sasamahan ako ni Sir Xavier na i-tour itong RK Rubber plant. Tama ba, Sir Xavier? Okay, simulan na natin. Okay,
Bali itong mga machines na nandito, bali yan yung ano, yan yung mismong diyan mismo sinasalang yung rubber. Kumbaga yung dahil sa compression niya, kumbaga may mga heaters yan. So yan, diyan mismo sinasalang yun. Compression molding machine ang tawag diyan. So as of now ang active niyan sa RK, meron kaming 30 na nakakabit dito, pero meron din kaming 40 na inactive na compression molding machines kasi yun yung nire-ready na namin para sa Cebu. Backup. Opo. Para sa Cebu, sa Davao, sa Cagayan. So ito ano, rubber water stopper. Pero yung mga rubber nila, dito kayo rin ang gumagawa nyan. Oh, kami rin. Yan, kami mismo. Kumbaga, galing sa Roma. Holder. Parang yun yung tawag. Parang ganun yung function. Parang, ayun, yung mold niyan, bali dyan pinapasok sa loob niyan. Kumbaga, tapos, yung mold niyan, bakal yan, tapos umiinit, tapos maluluto yung rubber. Tapos ito yung, ito ba yung final product, sir? Ito yung compound. Yan, bali, hindi pa siya naluluto. Yan, ganun. Ito yung... Hilaw pa siya, hindi pa siya naluluto. Tapos, yun yung isasalang doon sa... Yun yung isasalang dito sa molde. Tapos ang finished product niyan, ito. Ay, ito. Ito. So, yeah. Normally yung ganito. Saan? Ginagawa pa siya into something. Hindi. Bali, ito na talaga siya mismo. Kumbaga yung design sa warehouse na kumuha niyan. Kasi ito, loading dock bumper. So, para maprotektahan yung warehouse, yung loading area. So nilalagay yan para hindi siya babanggain ng direkta ng truck. So ito na talaga yung design ng engineer nila. Yun, kumbaga finished product na siya. From there to this. Apa. Ano naman po ito? Ito yung mga raw materials yan. Kumbaga sa isang araw, ang ginagawa namin ng mga raw materials, umaabot kami ng mga 4 tons a day. Yan, 4 tons a day ng rubber. Yun yung capacity na ginagawa namin dito. Kumbaga, hindi pa siya full capacity, pero yun, kumbaga kaya pa namin na i-expand pa ng mga 6 to 8 para mapagana dito. Depende sa demand. Yan, depende sa demand. As of now, yan yung minimum 4 tons. Okay, 4 tons a day. Bali, ito po. Ito yung mga rubber duck fender. Ito yung nasa pier, yung banggaan ng barko. Yun. So yung mga barko mismo, kumbaga habang nakapark sila, syempre yung may alon na magbabanggaan sila, hindi maiiwasan na masisira yung mismong pier, yung port, kasi babanggain siya ng barko. Yung mismong barko masisira din. So kaya kailangan ng mga rubber duck fender. So yun, accredited kami sa PPA. So, yun, Philippine Ports Authority. Tapos, marami na rin kaming pier na kami mismo yung gumawa ng rubber duck fender nila. Pwede dito gawin, tapos pwede rin namin i-install. Kumbaga, depende sa contractor kung pati yung installation kukunin nila sa amin. So, as ano lang, for an idea lang, marami ba dito sa Pilipinas doing similar stuff that you do, or so far sa tingin nyo, iilan lang kayo na gumagawa? Actually, marami namang gumagawa ng rubber duck fender. Kaya lang, nagkakatalo-talo talaga sa kung reliable ba yung company. Kasi, ang usapan kasi dito, million-million . So, yung mga contractors, hindi talaga sila magtitiwala kung nakita nila na hindi okay yung company. Kung hindi reliable. Kung baga, tumitingin din talaga sila sa brand. Ayan na, ang RK Rubber, talagang minamanufacture niya yung kahit na anong klase ng rubber products. Mga customized rubber products. Kung meron kang design, sariling design na merong dimensions na ikaw mismo yung gumawa, kung meron kang gustong characteristics ng rubber, kaya namin gawin yan. So, talagang walang eksaktong product na masasabi mong, ito lang talaga yung gagawin natin. Kumbaga kasi ang RK kasi ay solution provider. So, ibig sabihin, bawat project, magkakaiba kasi yan ng kailangan na product. So, magkakaiba din ng dimensions, magkakaiba ng design. Kaya, kailangan namin gumawa ng mga customized na product based sa kung ano yung kailangan ng client. Yung products namin, so far so good. At saka, makukuha nyo dito yung quality, saka yung mabilis na pag-ano natin yung pag-deliver, yung mga commitment namin na ibibigay namin sa kliyente ng maayos.
So wala kayong poproblemahin dito. Ang kailangan nyo lang is tumawag. Ayun, yung products namin, patuloy siya na nag-i-improve, sir. So, natutuwa rin ako kasi ang dami na naming napoproduce dati, parang mga simple shapes lang ngayon, pati mga complex na rin. Tsaka, ang lalaan na rin ng mga project namin ngayon, sir. Ngayon nga lang, may kumuha sa amin ng mga B-type painters. Sobrang lalaan, mas matangkad pa saan, kahit halos 6-4 taro, sir. So, ayun, nakakatawa kasi tuloy-tuloy lang yung kumpanya kahit nasa pandemic pa rin tayo. Ayun, level 1 na lang. It's just mas magaan. Alright, Sir Xavier, in terms naman of, I know you're in sales, how did the social media help you to grow your market? Ano ba yung mga tools na ginamit niyo? Specific platforms maybe that you can say na ito yung ano, successful platforms namin, ito yung mas umangat, ito yun, pero ginamit namin ito lahat. Actually, may ano rin kami, meron din kaming website na yun, successful din naman yung website namin, yung rkrubber.ph. Tapos meron din kaming Facebook, YouTube, lahat naman ng platforms na yan, talagang makakatulong. Kumbaga, may mga platforms na sabihin natin, konti lang yung tulong nila, pero at least yung konti na yun, i-grab pa rin natin. Kumbaga kasi dahil sa konti na yun, yung 1% na yun, mamaya, yun pala yung malaking client na inaantay natin. Di ba? Sayang naman. Kaya, lahat talaga, kumbaga, kung saan pwede mag-post, kung saan pwede mag-advertise, kung saan pwede i-share yung product, talagang ginagrab namin yan. Ayan, Sir Xavier, I'm sure maraming napulot ang ating mga netizens with all your life lessons. Hindi lang sa business, actually ako muna, ako natutunan from you. But, syempre, I'm sure marami pa rin sa ating mga netizens and to everyone watching who may want to hear or see some positive thoughts, some positive and happy posts. And hindi lang yon, probably they are also in need of rubber. So yan, I'll give you the floor. Okay. So sa mga netizens natin dyan, subscribe lang kayo sa page ng RK Rubber. Follow, like, follow, tapos i-share nyo na rin RK Rubber Enterprise Company sa Facebook. Tapos follow nyo rin yung vlog ko sa Facebook, Boss X Movement. Yan, nagsishare din ako dyan ng mga motivational. Supportahan nyo ako. I-share natin yung mga sinishare ko na something positive. Malay ninyo, kailangan yun ng ibang tao. Malay nyo, kailangan nyo rin yun. Pero ang final words ko na lang para sa mga netizens natin. Alam ko lahat naman ng tao merong pangarap. Lahat ng tao merong pag-asa. Pero lahat ng tao nakakaramdam paminsan-minsan ng doubt. Either yung doubt na yun nanggagaling sa kanila, nanggagaling sa iba, sa pamilya nila, sa ibang tao na hindi nakakakilala sa kanila. Mag-doubt man sa inyo ang buong mundo, basta ikaw mismo hindi ka nagda-doubt sa sarili mo, okay ka, kayang-kaya mo. Kung ano man yung ginugusto mo, ituloy mo lang yan, gagawin mo. Kasi lahat ng doubt ng yun, mawawala yun habang tinatrabaho mo na, habang pinapaganda mo, dine-develop mo yung sarili mo. Wag na wag kang makikinig sa kahit na anong limits na sabihin sa'yo. Kasi lahat ng limits dito sa mundo, nag-exist lang yan dyan sa utak mo. Kaya wag na wag kang papayag na limitahan ka ng mga bagay na nasa loob lang ng imahinasyon mo. Yung mga limits, takot, pagdududa, pangamba, tanggalin mo yan lahat. Focus ka lang sa ginugusto mo, focus ka sa pangarap mo. At ang pinaka-importante, mag-move forward ka. Gawin mo lahat para makapag-move forward ka. Hindi yung mga circumstances ang magdidikta ng takbo mo, kundi ikaw mismo. Kung may nakaharang sa daan mo, humanap ka ng ibang daan. Ngayon, kung wala kang ibang daan na makita, gumawa ka ng paraan, gumawa ka ng ibang daan. Yun lang yun. Kailangan lang mag-move forward ka kahit gano'ng kahirap. Move forward, padayon. Ayon, gusto ko i-congratulate ang aking ka-partner and CEO ng RK Rubber, Saver Kevin B. Cortez, dahil isa siya sa napili ng Netizens Best Choice bilang icon for success 2022. Ini-invite ko po kayong lahat na mag-join sa aming susunod na Cinegoma RK Rubber Film Festival na gaganapin ngayong September 2022. Open kami sa lahat ng aspiring filmmakers. Lahat ng, kung merong gustong sumali ng student category, open siya sa lahat. So, para sa mga bagong updates sa aming company,
pumunta lang sa aming page, RK Rubber Enterprise Co. I-like nyo na rin at i-share ang mga posts namin dahil nag-share din kami ng magagandang messages, mga nakakatawang posts, mga nakakatawang memes na makakapagbigay sa inyo ng something to laugh, something to share, para makapagbigay ng value sa inyong lahat. So, yun. Ayan naman, mga netizens. I'm sure marami kayong napulot sa ating interview today with Sir Xavier from RK Rubber Enterprises. Kaya naman, I will see you next time. Ito po ang inyong Real Talk Moms, Jenny, saying goodbye and see you!